Magandang hapon mga kaibigan, welcome po sa aming channel. Date and time check muna tayo. Ngayon po ay July 30 at ang oras po natin ay 5:18 po ng hapon. So ngayon gusto ko pong ipabahagi sa inyo kung papaano kami nagsimula ng asawa ko dito sa Amerika. Bago po ako pumunta sa Amerika, ako po ay nagturo sa Pilipinas ng 31 years bilang isang high school teacher. Kaya pagdating ko sa Amerika, ang aking pangarap ay magtrabaho sa isang hotel at nasa front desk kasi gusto kong makasalamuha ng iba't ibang lahi ng mga tao at syempre gusto ko nagsasalita ako ng English. So, ako ay nag-apply, kundi ako magkakamali, mga 8 hanggang 10 hotel ang in-applyan ko, pero sa kasamaang palad, isa man ay walang tumanggap sa akin. So, ang unang naging trabaho ko sa Amerika, ako ay nag-dog sit, no? Nag-aalaga ng aso. So, yung may-ari ng aso, hinahatid ang aso niya sa bahay namin ng alas 8 ng umaga at pagkatapos, kukunin niya ito ng alas 8 ng hapon. So, binabayaran ako ng $5 an hour. So, sabi ko, hindi na masama. At least, hindi naman ako zero. So, yung pagdodog seat ko, ito ay nagtagal ng 2 buwan. Ngayon, after ng 2 buwan, hindi pa rin ako naging jobless dahil pumasok ko ng isang babysitter sa isang pamilya na mayroong 3 anak. So, pumapasok ako dito ng Sunday ng gabi. Pagkatapos, umuwi ako ng Friday ng gabi. So, hindi ba ganun kahirap ang trabaho dahil sa umaga, ang mga bata ay pinapaliguan ko, pinapakain ko sila, at pagdating ng alas 9 ng umaga, yung 2 bata ay sasakay ko sa stroller na pandalawahan, pagkatapos yung isa naman ay yatid namin sa kanyang school. So, yung 3 batang ito, ang isa ay 6 years old, ang isa ay 4, ang isa naman ay 2. So, yun nga, pagdating ng alas 8, yatid namin yung pinakapanganay, daladala ko ang 2 bata na nakasakay sa stroller. Pagdating ng hapon, alas 6 ng hapon, isasakay ko ulit ang 2 bata sa stroller, pagkatapos susundin naman namin yung kanilang kuya, yung pinakapanganay. So, ganun araw-araw ang aming ginagawa mula Lunes hanggang Biyernes. No? So, okay naman, magandang sweldo ko dahilan sa pagkatapos ng 1 buwan, ako ay sinusweldohan ng $1,200. Okay? So, yeah, tama. So, maganda, di ba? Ngayon, yung pagiging babysitter ko, tumagal naman ng 2 buwan din. Pero, mga kaibigan, pagdating ng Sabado, meron ako ibang trabaho. Ito yung pupunta ko sa bahay na may bahay at ako ay naglilinis. No? So, merong isang bahay dyan na pinupuntahan ko kung Sabado. Pinipick up nila ako ng alas 8 ng umaga. Pagkatapos, i-drop off nila ako ng alas 5 ng hapon. Ngayon, yung unang araw na pasok ko sa bahay nila, medyo napaiyak ako dahilan sa nagulat ako sa trabahong gagawin ko. No? Siyempre, di man tayo sanay sa ganun. Alam mo naman tayo sa Pilipinas. So, nung makita ko, ang mga kaldero, ang mga kawali, ang mga kasirola, ika nga ay mas mataas pa kaysa sa akin. Ang mga plato na dilinisin ko, mataas din kaysa sa akin, no? At yung mga platito, yung mga tasa, yung mga kutsara, yung mga sandok, nakakalat lahat sa kanilang counter, sa kanilang kitchen, no? So, napaiyak ako kasi, ayun nga, hindi ko alam paano ko magsisimula. Pero, wala akong magagawa kundi magsimula. Awa naman ng Diyos, pagdating ng alas 5 ng hapon, dumating yung may-ari ng bahay. Okay, all set, malinis ang kitchen, nakapag-vacuum ako ng carpet nila, napunas ko ang mga divider nila, nakapaglinis ako ng bathroom nila. Okay, so yun nga, pagdating, binigyan ako ng $500 at pagkatapos, binalik na ako sa bahay namin. So, hindi na masama, di ba? Kasi isang araw, ang sweldo ko ay 5,000 pesos. O, di ba? Ang galing. Ngayon, mga kaibigan, so pagdating naman ng Linggo, no? May iba pa kaming trabaho kasama ng asawa ko. So, sa Linggo ng umaga, pupunta muna kami sa kapilya, no? Mag-attend muna kami ng worship service. Pagkatapos ng worship service, pupunta na kami sa mga park. Alam niyo ba kung ginagawa namin sa mga park? Yan, naka-gloves kami, may dala kaming mahabang tongs, at pagkatapos, nabumulot kami ng mga recycle, no? Yung lata ng mga soda, no? O soft drinks, at pagkatapos yung mga
plastic bottled water, yung mga empty bottled water. So pinupulot namin yan ng mister ko, no? After ng 3 months ng pumulot namin ng asawa ko, so ibinenta namin ang mga recycle na yan. At masaya kami dahil sa yung unang pagbebenta namin ay nakabenta kami ng $300. So again, pag mayroon kang dollar kasi, palagi mong kinukonvert sa peso. So kung mayroon kang $300, so mayroon kang 15,000 pesos. O diba? Okay, so masaya. No? So tuwa kami kasi nga ganun kalaki ang naging benta namin sa mga napulot namin. Kaya dito, mga kaibigan, gusto ko lang ipakita sa inyo na dito sa Amerika, no, matyaga ka lang, masipag ka lang, masinop ka lang, at huwag kang maselan sa trabaho, ikaw ay mabubuhay ng marangal. No? So, yun, sana natuwa kayo dahil napakinggan ninyo paano kami nagsimula dito sa Amerika. So, salamat sa inyong panonood, at sana mag-like kayo, mag-comment kayo, at yung mga hindi pa nakakapag-subscribe, mag-subscribe naman kayo. Okay? Hanggang dyan, maraming salamat at paalam!